Roman. Vino bola, vino bola, e tuna. Sa letra, ay. Numero 16, sweet 16, never been kissed, never been touched. Na palaw. Ito naman ang susunod. Sa letra B, numero 1, unat na unat. Narinig mo lang kayo sa akin. No! Wala kayo sa akin, pare. Tingnan mo, ha? Makita lang mukha ko. Takuan sila pala sa akin, ha? Nagagalit kayo sa akin dahil nakapatay ako ng tao. Pero napilitan lang naman ho ako eh. Eh kasi naman yung akalain ba naman yung basta-basta na lang ng habol ng taga? Eh hindi ko naman humaatim na masaktan yung mga taong walang atraso sa kanya, kaya pinatulang ko na ho. Ninong? Iiwas na ho ako sa susunod. Kung makakaiwas lang ho, ah. Pasensya na kayo. 10 oras ng gabi, naabala ko pa kayo. Tutuloy na ako. Nung, huwag ka na magalit sa akin, ha? Sige po. I love you, Nung. Ano ginagawa mo dyan? Amang! Ha? Iniintay kita eh. Kasi hindi ako nagkaroon ng pagkakataon magpasalamat sa'yo kanina eh. Walang hiya ka rin maghintay, no? Sa loob ng bahay na may bahay. Eh, nakabukas eh. Alam mo, sa'yo nakapatay ako. Nakakahiya tuloy kay Ninong. Alam mo, Amang, palaisipan ka pa rin sa'kin. Bakit? Hanggang ngayon, mahiwaga pa sa mga taga rito ang pagkatao mo. Taga saan ka ban talaga? Ang lalim mo. Alam mo, palaisipan ka rin sa akin. Dahil ang babaw mo. Kanina sabi mo, nagpunta ka rito para magpasalamat. Eh, bakit ngayon pati buhay ko nuusisa mo? Pasensya ka na. Chismoso ako eh. Pero alam mo, Amang, believe ako sa tapang mo. Bago ka palang naninirahan dito eh. Gumawa ka na kaagad ng pangalan. Ang totoo niyan eh, marami nagagalit sa yung taga rito. Pero mas lamang yung may gusto. Kaya kanila hindi binabate. Ang tingin nila sa'yo, para ka daw laging galit sa mundo. Siya nga pala, Amang, alam mo ba kung sinong galit na galit sa'yo? Sino? Si Teniente Salgado, yung tatay ni Christy. Amang, salamat ulit, ha? Oo, pero huwag ka nang tumambay dun. Salamat, tutuloy na ako. Magandang gabi ho, Nay. Sino yung kausap mo, anak? Si Tukmol ho yun. Sinong Tukmol? Si Densyo ho. Kita mo nga yan. Nakapasok at nakapasok si Densyo na hindi ko man lang namalayan. Naidlip siguro ako. Si Aurora nga pala, Nay. Bakit? Wala ba dyan ang kapatid mo? Hindi naman nagpaalam sa akin, ah. Pambihira yung babae. Kabilin-bilin ako sa kanya, huwag kayo iwanan eh.
Hayaan mo na, pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Ako no. Ay, wala na parang yung gamot. Bibili mo na ako. Hindi ba nyo nalalaman lahat na nakasisira ng kalusugan ng mga bata ang patuloy na pamamalagi ng babaeng nandito? Darating araw, lahat kayo sa baryong to, maawa ng sakit niyan. Ano yung tatawag sa baryong to? Ako kukuha ng taoan para kaladkarin ng babaeng yan at gibay ng bahay na yan. Kapitan! Amang! Ang gusto nila ay umalis na kayo rito. O dili kaya, ialis mo na ang nanay mo. Ah! Gusto ho nila? O gusto niya? Bakit ba pinag-iinitan mo nanay ko? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Eh, kumahawa kami ng sakit niya. Umalis ka na rito. At tayo ka naman kita pagmumukha mo. Bakit ako alis? Ako mayari ng lubang to. At sino ka ba? Kalbo! Alam mo, Kalbo, dati ginagalang kita. Punta ka rin pala ng mga mayayaman. Puti pa. Umalis ka na sa harapan ko, ha? Ang kuya naman kasi ayaw pakiindalin sa tala eh. Doon mas maalaga ang paki na mabuti. Ako na lang kaya. Hindi, inay, ako na lang. Kaya ko naman eh. Hayaan mo na, ako na lang ho. O siya, ito ang gagawin mo ha. Alam mo na, huwag mong kalilimutan. Opo. O ikaw naman, lagi mo nga sikasuhin mga tao natin ha. Hawa ka mo. Kapitan, tayo na ho. May kasama akong taga Department of Health. Tayo na ho kayo. Tayo na. Tao po! Hayaan mo na ako, o yan, may tao. Tao po! Kinakad na. Tao po! Ano ho yun? Meron sana akong mahalagang bagay na sasabihin sa kuya mo eh. Ah, sandali lang ho. Ano hong kailangan nyo kay kuya? May importante kasi kung sasabihin sa kuya mo. Eh, mamaya pa ho ang dating niya eh. Hi! Wala akong panahon maghintay. Kaya sa'yo ko na lang sasabihin ang tungkol sa ina mong ketongin. Eto, may kasama akong mga taong tiga Department of Health. Para patunayan sa inyo na yung sakit ng ina mong ay nakakapinsala sa mga tiga rito. Pati na walang yung ugali ng kapatid mo, ha? Gusto ko sanang kausapin ng kuya mo tungkol sa kaso ng nanay mo. Naku, Miss Rivera. Nag-aaksaya ka lamang ng laway. Walang kwenta mga tao ito! Mabuti pa yung mga hayop, ano? Natuturuan na mabuting ugali! Pero itong mga to, pobre na, pulubi na! Naku, mapagmalaki pa! Eh, misis, masyado naman ho yatang masakit kayo magsalita. Hoy, bruwa ka! Kung di pa naman talaga makakapal ang mga pagmumukha ninyo, kayo na nakakapirhisyo, kayo pa matatapang! Alam mo, Inay, ang iniisip namin, ay para din sa kabutihan ng iyong ina. Kung madadala siya sa ospital, maaaring gumaling ang kanyang sakit. Pero kung dito, ay nako, lalo lamang lulubha ang kanyang karamdaman. Hayaan ninyo, sasabihin ko ho kay kuya lahat ng sinabi ninyo. Siguruhin mo yan, ha? Kapag ka hindi, pabubuldoser ko itong bahay na ito. Tena. Punta. Ah!
ka pupunta, anak? Aalis na ako, Inay. Hiyang-hiya na ako sa kalagayan natin. Wala nang gusto makipagkaibigan sa akin. Pakiramdam ko tuloy, pati ako... Kung bakit kasi ako nagkaroon ng inang... Hoy! Ano ibig sabihin nito? Aalis na ako, kuya. Ano ka mo? Hindi na ako makakatagal sa bahay nito. Ayoko na madamay sa makahihiya ni Inay. Pagulo mo, kahiya mo? Ha? Ha? Tama na, anak. Kahit anong gawin mo, aalis pa rin ako! Aurora, anak! Ay, ayan nyo! Ayan nyo ng babaeng yan. Balik nyo yan. Mana, huwag kayo umiyak. Oya, titang kita. Maaga pa naman eh. Ah, sige pa. Para naman makatipid ako sa pamasahe. Sibong. Nandun ho sa kwarto niya. Bong, huwag kang lalabas ng bahay ha, at iwas-iwasan mo yung barkada. Ho? Eh pa, baka pwede ako sumama sa excursion sa linggo. Gastos lamang yan. Mabuti pa umalis na ako bago ako makonsume. O oh, sige, ha? Mag-iingat ka, ha? Ihahati naman ho ako ng papa, eh. Sige, ho. O, Christy, tayo na. Maalis na kami, eh. Oh, sige. Tapos ng klase, umuwi ka agad, ha? Oho. Ah, Christy? Kasi kanina pa ako dito, eh. Akala ko hindi ka papasok, eh. Bakit ba? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Meron lang pinasasabi yung galing mo. Kung pwede raw kayong magkita pagkatapos ng klase. Ah, o sige. Pero sabihin mo sa kanya, maaga ang uwian namin. Mabuti pa agahan niya ang dating para matagal naman kami mag-usap. Ay naku, kahit hindi mo sabihin agahan, talagang maaga yun. Alam mo naman yun. Oras-oras gusto ko nung makita. Tutuloy na ako. Oh, sige. Okay. Paano man, maybe. Bali ako dyan. Sige na. Biro na. Ano nga ba yung anim na letra na ibig sabihin ay ballerina? Uy! Tulog ang tulog eh. Ang dali-dali nun. Ano? Ibang klase ka rin, no? Yung totoo, walang halong biro. Ano nga? Bilyas. Babanatan ko na to, eh. Ah, alam ko na. Ano? Oh, ito naman si Amang, oh. Pati ako ay sinali mo dyan. Mang, biyanan mo. Ah? Biyanan mo, nandito. Asan? Ito, ito, ito. Andiyan pa ba? Oo, palapit dito. Magandang hapon no, Tiniente. Ano ginagawa niyo rito? Magandang hapon no. May nitid lang ako kami sa kantina, yung mga merienda ng mga bata. Hoy, wag niyo. Alam ko kung bakit kayo narito. Uli-uli. Ayokong makikitang sinusundo niyo si Christy, ha? Sandali lang ho, Tiniente. Wala naman ho sigurong masama kung ihatid ko, anak mo.
Pinata naman ho ako eh. Sa'yo, wala. Pero sa akin, meron. At ang isa pa, mas nakakasiguro ako na ligtas si Christy kung hindi ikaw ang kasama. Maganda naman ang hangarin ko sa anak niyo. Wala akong pakialam kung maganda o hindi maganda ang hangarin niyo sa anak ko. Ang mas mabuti, bigyan mo ng kahihiyan si Christy sa mga kapwa teachers niya. Huwag mo na siyang sundan ang sundan hanggang dito sa eskwela. Baka sabihin nila, pumapatol si Christy sa isang sanggano. Pwede ba, Mang? Tigilan mo na ang kaliligaw sa anak ko. Ano ipakakain mo sa kanya kung sakaling mapangasawa mo siya? Hindi nabubuhay ang tao sa puro karinyo lamang. Kailangan din kumain. At yan ang wala ka. Ang ipakakain. Eh sarili mo lamang hindi mo na kayang buhayin. Kukuha ka pa ng anak ng may anak. O baka naman ang binabalak mo ay gawing palabigasan si Christy. Sakit naman yung magsalita, Tiniente. Kung nasasaktan ka, lubayan mo si Christy. Ito ang tandaan mo. Hindi ko pinalaki at pinag-aral si Christy upang mapangasawa ang isang walang hiyang katulad mo. At isa pa, hanggang ako'y nabubuhay, hindi ako makapapayag na malahian ang pamilya namin ng isang walang kakwenta-kwentang tao. Lalaki ka. Lalaki ako. Layuan mo anak ko. Makabubuti sa'yo. Christy! Tayo na! Basagulero, mamamatay tao, isang pobreng matadero. Yan ba mga katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki? Christy, hindi kita pinag-aral para makapag-asawa ng isang hudlum. Pero papa naman, hindi naman ho ganun kasama si Amang kagaya ng pag-aakala ninyo eh. Hindi ka ba nahihiya sa kapwa mo, teacher? Hindi ka ba nahihiya sa mga tinuturuan mo? Nariyan ka, tinuturuan mo yung mga bata ng magagandang ugali ng mga tao. Pero nagpapaligaw ka sa isang... Eh, paano kay gagalang ng mga tinuturuan mo? Bakit ba hindi mo pa siya pabayaan sa gusto niya? Tutal hindi naman ikaw makikisama. Baka bandang huli, ikaw pa masisi. Basta, mula ngayon, hindi ka na magtuturo. At Miding, asikasuhin mo mga papeles nitong anak mo. Gusto kong magpunta sa Amerika ito sa lalong madaling panahon. Bakit mo ba ako pinatawag? Kanina ka pa ba? Hindi naman. Si Amang. Ay, nasa matadero. Pwede mo ba ako samahan? O, sige, halika. Andiyan siya sa loob. Sasamahan na kita. Huwag na, diyan ka na lang. Oh, sige. Susantisima pag-ibig nga naman. Bulag na, bingi pa. Sugod ka. Ah, eh. Pwede ba kitang makausap sandali? Hindi dito, sa ibang lugar. Sana. Totoo nga yung kutub ko. Sasama ba naman ako sa'yo kung hindi ako sigurado sa sarili ko? Isa pa, ayoko naman talaga pumunta ng Amerika eh. Ayokong takbo ng buhay dun. Saka, ang gusto ko, dito lang ako, kasama ka.
Christy, I love you. Amang, si Desyo to! Sino? Si Desyo! Ang dali. Relax. Ang naging kasalanan ko? Kasalanan bang maging mahirap? Sa hangarin, maganda naman ang hangarin ko kay Christy. Mahal na mahal ko siya. Pero ba't ganun? Ba't nila nagawa sa akin to? O ba, baka talagang ganun ang buhay? Talaga mga mayayaman na may karapatan buhay sa mundo. Tayo mo, hirap. Napagtapakan lang kung kailan na gusto. Tayo talagang ganun ho ba ang buhay? Nay, kasi yung sinuhayo kung nabahala kong buho kayo. Dahil mabigat na ho itong dibdib ko eh. Hindi ko na ho kaya. Nay, Nay? Nay? Inay! Nay! Nay? Tong! Bakit mo naman pinapayaan ang nanay ko? Alam mo naman kaming dalawa lang magkasangga dito sa mundo. Pinabayaan mo pa siya. Bakit? Ano ba talaga gusto mo sa akin? Nong! Pambihira ka naman eh! Kinagawa mo naman. Naglayas ang kapatid ko, tagbo ko sa'yo. Problema namin ni Christy, sinasabi ko sa'yo. Lahat ng hinakit ko sa buhay, pinupulong ko sa'yo, pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo na nga ako mabugbog. Hindi ka pa nasiya, pati sino'y kinuha mo pa. Hirap sa'yo kung sino pa mamahayaman siya pang kinakampihan mo eh. Kami mahihirap, kinalikuran mo. Bakit? Timbala, mas marami kami mahihirap. Eh, kung kami magalit sa'yo! Ba kahit na ganito lamang ako, buo ang paniniwala ako nandiyan ka para tulungan ka. Umalalay! Ako, pauna nga ako sa patikan, pero wala ka pa rin ginagawa. Kung alam ko lang na ito lang palang mapapala ako sa pangungulit sa'yo, sana hindi na ako nagkakasaya ng panahon dito. Ngayon ko lang napatunayan na pera lang palang kailangan para Diyosin ako rin sa mundo eh. Pera. O ano? Nakadilensya ka ba? Eh mga boss. $100 lang itong nakuha ko eh. $100? Oo. Pambili lang ng pako, kulang pa yung pera mo eh. Eh boss, eh gumawa lang ho tayo ng kasulatan, total. Sigurado naman sa abuli, may bibigay ko sa inyo. Lumang tugtugin na yan. Kapag nailibing na nanay mo, mag-aabol na kami sa'yo. Boss naman eh. Kung ako sa'yo, total wala ka naman pera. Balutin mo na lang ang nanay mo sa banig at ipaanod mo sa ilog. Nakamenos ka pa.
magsalita ka, hayop ka! Anak, patawarin mo ako. Alam kong pagod ka na sa akin. Ito lang ang alam kong kalutasan sa nakikita kong paghihirap mo nang dahil sa akin. Naaawa ako sa iyo dahil wala akong naitulot na kaligayahan simula pa noong maliit ka. Kamusta ang mahal ko? Paco, meron ba tayo dyan? Basta't ikaw, laging meron. Hindi kita maaaring pabayaan. Boss, andyan si Major. Gusto ko rin makakusap. Aurora, may pakikilala ko sa iyo. Andyan sa labas. Dalayan mo, ha? Okay. Sawang-sawa na ako sa ganito klase ng buhay. Mga parehas ka na, pero tingnan mo. Para ka pa rin basahan sa kapwa mo. Napagtapakan ka lang kung kailan na gusto. Kailangan kaya ikot ang mundo ko. Hindi ko na kaya to eh. Kailangan yumaman na ako. Ba, dapat kasama ako dyan. Pag yaman mo, siyempre, mayaman na rin ako. Thank you.
pang mamamagabitaw ako sa iyo eh. Ang hihingi mo eh. Gusto mo pa yata i-broad ka sa nandito tayo eh. May pasipul-sipul ka pa. Eh, nagpapaalis lang ako ng kulag eh. Kulag? Oh, anong nangyari sa lakad mo? Ayos na. Nakakita ako ng malagong talahiban dun sa papunta San Carlos. Isinaksa ko sa gitna. Oh, baka may nakasalud naman sa'yo, ha? Ay, wala. Wala. Inay! Mahirap na. Baka maisahan mo na naman ako, eh. Ikaw naman, amang, oo. Alam mo, amang, nung pabalik ako dito, naguguluhan ako, eh. Bakit na naman? Paano yan kung may makakilala sa atin? Mas mabuti siguro, magpunta muna tayo sa probinsya, magpalamig tayo doon. Hindi. Alam mo kung anong mas mabuti? Bawas-bawasan mo yung kape mo para mawala yung nervous mo. Don Mariano, ganito ho kasi... Dalawang pipi-chuging hold-upper na agawang kayo ng kwarta? You idiots! Anong ginagawa ng... Mga baril ninyo! Para kayong mga konehong... Eh, sir, naunahan kami. At saka, baka may madamay na ibang tao eh. Anong kwenta sa akin kung may madamay na ibang tao? Ang importante ay hindi nila makuha ang pera ko. Don Mariano, walang matapang na lalaki kapag natutukan ng baril. At saka hindi pipitsugin ang dalawang yun. Paano naman yun nalaman, Aber? Don Mariano, walang hold-upper na pumasok ng bangko na hindi buong loob at hindi handang pumatay at mamatay ng dahil sa pangangailangan. Nanin, come on! The water's fine! Siya nga naman, halika na! Aha! Ano pang inihintay nyo? Get the hell out of here! Hi, girls! Hi! Oh, kumusta mga bono? I'm sure they're all wet. Hindi ka ba lalangoy, Naning? Ah, hindi muna siguro at medyo sumusumpong ang riyong ako. Nah, just kidding. But don't worry. Tonight, we'll have a little party. Don't leave. Yes, of course. Okay, bye! Okay. Bye. See you later. Bye. Uy, kid! Ay! Kumusta ba? Mabuti. Si Christy. Lae! Anong wala? Saan nagpunta? Amerika! Christy? Christy? Anong ginagawa mo rito? Magandang gabi o tingnente. Umalis ka sa pamamahay ko. May bibigay lang ako kay Christy. Ambisyoso ka talaga, no? Pwes wala na rito si Christy. Nasa Amerika na siya. Hindi man lang nagpaalam sa akin. At sino ka ba naman para magpaalam pa siya sa'yo? Umalis ka na, hoy!
Bigyan mo sa tatay mo, suot na lang niya. Bang! Totoo kaya ito? Diyan yan ako, Salgado. Marating. Bakit naglalakad? Baka hindi sila doon ang ama. Pare, pagkakataon mo na para makaganti ka. Pare, oh. Sandali, pwede ka ba makumbita? Hindi pwede, hinintay na ako ng papa ko eh. Ang papa mo? Kilalang kilala ako noon. Halika, sandali. Ah, hindi nga pwede. Ihatid na kita sa inyo. Huwag na. Di bali na lang. Maraming salamat na lang uli. Sige, ikaw ang bahala. Pero mag-ingat ka lang sa, yun o, yung pating madilim na yun. Marami kasi nangangagat dun eh. Sige eh. Mama, kung pupwede ho sana, samahan niyo na lang ho ako lumakad pa uwi. Madilim eh. Natatakot ako mag-isa. Kung pupwede lang naman ho yun, Mama. Oo, pwedeng-pwede, pero hindi pwedeng mama. Kailangan amang. Amang kasi pangalan ko eh. Ah, oo. Sige. Sige. O, Paco. Anong iyo sa lakad mo? Don Mariano, unti-unti na namin pinapasok ang mga teritoryo sa Karatig Pook ng Maynila. May contact na rin ako sa mga probinsya. Lalo na sa Norte. Bigyan mo lang ang konting panahon. Malaking kwarta ay sasampa ko sa samang ito. Mag-iingat ka lang, Paco. Checkin mo lang ang bawat taong kausap mo. Alam mo naman itong negosyo natin, masyadong mainit. Kapag naumpisaan ka, tuloy-tuloy na. At ikaw naman, Vic. Ano nangyayari doon sa kwarta kung winala mo? Malapit na namin matuklas ang kusino yung dalawa. Tsaka huwag kayong maglala. May babalik yung kwarta. Baka masigit pa. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag hindi mo nagawa yung sinasabi mo, pahawakan ko kay Paco yung teritoryo mo. At aawasin ko sa parte mo yung perang winala mo. Kung hindi mo kaya isang bagay, iwan mo. Magpapakahirap ka pa. Pag may ginawa ako, hindi ko pwedeng iwan na hindi tapos. Ah, tama na yan. Ang lakarin ninyo ay si Salgado. Balita ko yun ang masigasig na malumpo ang negosyo natin. Sa pala ng kwarta, sama sa payroll. Mag-iingat lang kayo. Huwag pilitin ang ayaw. Hello? Oo. Oh. Salamat, ha? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Salamat. Tatawag ko sa'yo kung magkano pa yung balance. Tayo na, ma'am. Okay. Basta, padala mo lang. Okay. Okay. Mahirap tirahin itong bangkong ito. Ano, Pogi? Oops! Magulang ka, sasama ka sa amin. Dati akong parak. Pero nagbitiw ako sa tungkulin nang masama ako sa grupong to. Kasi mas malaking kikitain ko rito kaysa sa sweldo ko. Pero pinabilib niyo ako. Dadalawa lang kayo, tinira niyo yung bangko, ha? Parang may mga rat killer yung dibdib niyo, walang kadaga-daga. Kaya lang, ako yata nasagasaan niyo, ha? Kailangan ko mga taong katulad niyo sa samahan. Pwede bang malaman kung anong samahan to? Ah, alam ko namang. Ito ang samahang pagandahan lalaki. Oh, hindi ka pwede rito. Ay, alis na ako. Nagbibiro lang ako. Siguro naubos niyo na yung perang hinarang niyo sa akin. Ano? Okay, mag-alala. Ito ang panggastos niyo. Pupunta? Ah, meron lang ako bibiling sandali, kuya. Hindi ba usapan natin hindi ka pwede lumabas? Sandali lang naman ako eh. Babalik ako agad. Sabi ko na naman sa'yo hindi pwede. Gawa mo lang ang kape. Sige na. Oh, ang kape ko! Ano ba nangyayari sa'yo? Ang bihira ito ah. Ang kamay mo? Ha? May sakit ka ba? Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. Sigurado ka, ha? Oy, pwede ba upo ka? Nahihilo ako sa'yo, eh. Sandali lang ako, kuya. May bibili lang ako. Babalik ako agad. Ang bihira ako. Sabi ko naman sa'yo, ako na nga bibili. Sabi mo ko. Hindi nga, pwede. Kailangan akong bumili. Tol naman, oh. Ano bang pwede mong bilhin na hindi ko kakayanin bilhin? O ano? Mabilis na mabilis ako. Pangako, kuya. Hindi nga po pwede. Ano pa talaga nangyayari sa'yo? Wala. Sandaling lang ako. Babalik ako agad. Aurora! Aurora! Thank you.
manatili rito ang iyong kapatid para ma-rehabilitate nang mawala ang pagkalulong niya sa bawal ng gamot. Sir, pwede ho bang malaman kung gaano katagal kailangan manatili rito ang kapatid ko? Walang tiyak na panahon. Depende yon kung gaano katagal na siyang drug dependent. At yun ay nasa kooperasyon din ng iyong kapatid. Kailangan tulungan ng iyong kapatid ang kanyang sarili kung gusto niyang gumaling. Niya. Sabihin mo kayo, Mr. Tan, andito na ang mga epektos. Kunin niya na sa dating presyo. Ingat ka lang, ha? Hindi tayo siya, please. Walang problema. Habang sasabihin ko kayo, Mr. Tan. Good. Ako, kumpleto na ang delivery namin. Wala nang natira doon. Meron pang konti. Ayun, binabalik ka ng kasama namin. Kinalaman sa pagkamatay ni Paco. Katunayan nga, kasalukuyan tayo nag-usap sa telepono nung mangyari ang patayan eh. May nakarating sa akin ang balita na tila dalawang tao lang ang lumusob sa hideout ni Paco. Kung sino man ang dalawang yon, hinahangaan ko ang kanilang lakas ng loob. Kung makakausap po sila at makumbinsing sumama sa ating organisasyon, malaki ang magiging pakinabang natin sa kanila. Rick, yamang din lamang wala na si Paco at halos ubus na ang kanyang mga tauhan. Ipinaubaya ko na sa iyong mga balikat ang kanyang teritoryo. Maraming salamat, Don Mariano. But if you fail, tagadang, goodbye, eyeballs. Lumabas na sa mga balita. At siguro naman, hindi kaila sa inyo na ang Maynila ay naging sentro o bagsakan ng mga bawal na gamot. Ngayon kailangan masugpo natin ito. Kung hindi, napakaraming kabataan ang mapapahamak. Ang problema, sir, may malalaking kwartang involved sa ganitong uri ng negosyo na ang mga tauhan ay pinaglalaban ng patayan ang kanilang kabuhayan. Hindi lang yun, sir. Ginagamit nilang kanilang kwarta para mabili ang taong malalaki para mamagitan sa kanilang problema. Yan ang masakit sa problemang ito. Napadalig masilaw ng kwarta ang iba. Hindi baling makita nila o malaman nila na bumabaha ng bawal na gamot sa kalye, kumita lamang sila.
Office of the Station Commander, hello. Sandali lang ho. Sir, telepono. Hello? Sino ito? Sino nga pala itutumba natin? Si Teniente Salgado. Teniente Salgado? Oo. Siya ang tinik sa ating grupo. Siya ang nagparade sa ating mga outlet. Itumba mo siya. Pare, hindi pwede. Bakit? Dinadaga ka na ba? Wala akong kinakatakutan. Pero pwede ba? Pass mo na to. Henry! Rick! Si Boy! Oo na. Baka na sila. Walang kasamang bodyguard. Ganun ba? Hindi pwedeng arbor rin to. Ito ang pinakamaganda tiyempo para banatan siya. Wala siyang bodyguard. Ngayon kung di mo kaya, ako tatrabaho. Vic, hindi... Swerte ka, hindi ka napuruan. Tumagos ang bala. Sandali. Ehan. Angat mo ng konti. Wala akong magagawa. Masamang dalo. Mahirap pa dito. Luga mo ng konti. Eto nga. Kala ko ikaw ang totodas kay Salgado eh. May puso ka rin pala. Nagkataon na siguro ama siya ni Christy. Kung hindi, ako ang dededo sa puteting yun. Sandali. Oh, kung kamay... Hello! Ay, sandali lang po. Amang, gusto ka rin makausap ni Don Mariano? Total pa rin si Salgado. Kaya hindi na mahalaga sa akin kung bakit ayaw mo siyang patayin. At ngayon patay na rin si Vic. Kailangan ko na isang katulad mong matatag ang loob. Kaya, sa'yo ko na pahawakan ang mga teritoryo niya. Maraming salamat, Don Mariano. Pero, sunog naman sa mga pulis ang hawak ng teritoryo ni Vic. Kung maaari ko sana, gusto ko maghanap ng panibagong teritoryo. Yung mas malaki.
Bahala ka. Gawin mo ang inakala mong narapat. Salamat, o. Sa akin ibigay ni Don Mariano ang pamumuno sa grupo. Kaya lahat ng teritoryo ni Vic ay akin na ngayon. Ngayon, gusto kong malaman kung merong gustong tumutol sa inyo. Parang ngayon pa lang, magkaintindihan na tayo. Sa'yo kami, Amang. Ito naman. Mr. Rajib Singh, 1366 Orchard Road, Singapore. Dear Mr. Singh, come in. Magandang gabi, Don Mariano. Nakaka-istorbo ho yata ako. Babalik na lang ako. Ah, hindi naman. Aliga, Amang. Maupo ka. Doon ka muna, Jenny. Amang. Natutuwa ko sa palakad mo. Mahigit na 50% ang tinaas ng ating negosyo. Pero may binabala kang mas malaki. Ano ho yun? Nakipag-contact ako sa 14K ng Hong Kong. At may darating ng mga miyembro nila sa Makalawa. May dalang epektos. At 20 milyong piso ang halaga. 20 million? Gusto kong mapunta sa atin ang mga epektos na yon. Pero wala akong balak na bayaran sila. Yan ang tatrabuhuin mo, Amang. Alam kong kayang-kaya mo yon. Kung paano mo gagawin, wala akong pakialam. Eh, mukhang may kahirapan mo yata yan, Don Mariano. Mabigat ang grupong yon. Amang, Amang. Narito sila sa teritoryo ko. Sila ang dapat kabahan, hindi tayo. At isa pa, pag nag-alaga ako ng tao, alam kong pakikinabangan ko. Pag pinatumba ko, mahinang klase yon. Sa trabaho mong yan, bibigyan kita ng kalahating milyon. Bahala ka na sa mga tao mo. Mukha ho yata magkakaproblema, Don Mariano. Anong problema? Alam naman ho niyo sigurong marami akong kailangan ambunan. Di ho ba? Umaangal ka na ngayon, Amang. Lumalaki na ba ang ulo mo? Pinaglihi ka ba sa kalabasang kanda ba? Ganyang kalaki. Hindi naman ho, Don Mariano. Kaya lang, kung naalala niyo noon, sabi niyo sa akin, magsabi ako sa inyo kapag may problema ako. Ngayon nagsasabi ho ko. Bago maging problema, Don Mariano. Diyan ako hanga sa iyo, Mang. Pag inusto mo, ipinaglalaban mo. O sige. Bibigyan kita ng 2 milyon. Ayos na ba yan? Sobra-sobra na ho yun. Kailan ninyo gusto nang tabahuhin ko to? Sasabihin sa iyo ni Rusty at ni Max kung kailan. At alalayan kanila. O sige na, planuhin mabuti. Tutuloy na ako. Sige. Saba tayo na ron, Jenny? Dear Mr. Singh. Dear Mr. Singh. Nasaan?
kayo sa akin. Sandali lang. Sandali. Tuloy kayo. Good evening. You wait. You bring money? Ah, yeah. Plenty. Plenty money. Here and big bag. Okay, okay. Ching, come here. Follow me. Stay there. Where's the money? 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 Here in a big bag. Check it. Cheng, this is a prank. Sabi ni Don Mariano, siguruhin natin to. Yes, Mr. Lim Seng. You double-cross us and kill some of my men. No, Mr. Lim Seng. I did not double-cross you. The guy who took the merchandise was the one who double-crossed us. I'm sorry it happened, but I assure you, I'll do everything to get that. Do it! You know me, Mariano. I'm a good friend, but a bad enemy. I'm giving you 1 week to get him. And bring back the merchandise. Talagang hinahamon ako ng amangkumang niyan. Malaking kwarta na ang tinangay niya sa atin. At hindi ako papayag na pakinabangan niya yon. Greg. Sir. Kailangan mabalik sa atin ang mga epektos. At saka natin diskartehan ang mga inchik na yon. Gusto kong unti-unting maramdaman ni Amang ang galit ko. Mag! Good news! Amang, meron akong magandang balita sa'yo. Ano naman yan? Nakita ko si Christy. Sinong Christy na naman yan? Christy mo! Uy, Tukmol, ayoko ng ganyang biro, ah. Tigil-tigilan mo ako. Gagawin ko pa naman sa'yo yun, eh. Matagal na tayo magkaganyan. Hindi ako nagbibiro. Sumpa man, pex man, swear, mamatay man lahat ang kapitbahay namin. Oo! Tukmol, siguro mo sinasabi mo, at pag nagkamali ka, ibabaong kita. Oo!
Hello? Christy? Hello, Christy? Christy? Christy, si amang to! Hello? Hello, Christy? Hello? Hello? Mon, bakit? Kunin mo si Christy. Ma, ay kunin din si Mama! Hindi ba ako naiintindihan? Ang sabi ko, kunin mo si Christy. Oh, sige. Tukmol. Huwag masasaktan. Hindi. Siamang, nasa itaas. Puko mo na to, Christy. Tatawagin ko lang si Amang. Mang! Mang! Andito na siya. Oh, sige. Christy? Christy? Wow! Oh, lalo kang gumanda ngayon ah. Kumusta ka na? Pasensya ka na nga pala ah. Sitok mo lang ang sumundo sa'yo. Sundo? O baka naman kidnap? At wala kang pakialam kung kailan ako dumating. Teka muna. Mukha yatang mali ang iniisip mo. Christy, kasi alam mo... Oo. Bakit? Mali ba ako? Na kayo ang pumatay sa papa ko? At ngayon, ako naman ba ang susunod mo? Ha? Christy, maniwala ka sa akin. Malinis ang konsensya ko sa pagkamatay ng papa mo. Alam mo ba, pinilit ko pa siya mailigtas. Kaya lang wala akong nagawa. Mahirap bang pariwalaan yun? Amang, alam mo, hindi ko alam kung paniniwalaan ko lahat ng pinagsasabi mo. Samantalang alam ko naman na abot hanggang nito. Anya. Christy, ganyan ba kababa ang pagkakakilala mo sa akin? Oo. At kung may natitira pang laman niyang utak mo, eh hahayaan mo na ako makauwi. Dahil kahit anong gawin mong paliwanag, eh wala rin mangyayari. Alam mo ba? Hoy, alam mo ba? Marinig ko lang yung pangalan mo. Bumabalitan ng sikmura ko! Hoy, ano ba talaga gusto mo, ha? Lumuhod ako sa harapan mo? Magpakamatay sa harapan mo para paniwalaan mo sinasabi ko? Ikaw, napunta ka na ang Amerika. Ang hirap mo ng paliwalagan. Magkaintindihan nga tayo. Ama, noon ay minahal kita. Minahal ko ang buong pagkatao mo. Inunawa ko ang magulong takbo ng buhay mo. Maliban sa ina mo, sino lang ba nakakaintindi sa'yo? Sino? Hindi ba ako lang? Sinubukan ng Diyos. Nagkahiwalay tayo. At eto ngayon, nagkita tayo muli. Nagbago ka. Natupad ang pangarap mo. Pero ang tingin ko sa'yo, nasa putikang ka pa rin. At mas masahol pa kaysa dati. Unti-unti ka na lumulubog, Ama. Hindi ka't makakaahon. At kahit itambak mo sa akin ang lahat ng yaman dito sa lupa,
hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Dahil alam ko, alam na alam ko, na lahat na ipakakain mo sa akin, galing sa masama. Christy, baka gusto mong paalala ko sa'yo kung sino-sino ng mga taong nagtulak sa akin dito. Na puro pa nga api ay inabot ko sa mga taong yun. Kulang na lang doon ang pagbumukha ko ng kapwa ko. Lalo na ng papa mo. Alam mo ba? Nung mamatay si inay, nailagay ko sa sako para mailibing ko lang. Christy, naging ganun kalupit ang mundo sa akin. Ganun kalupit. Nabuhayan lang ako nang dahil sa'yo. Noon nakala ko, may isang tao nakakaintindi sa akin. Pero anong ginawa mo, pag-ulpi ako ng papa mo? Inalam mo ba kung nasa ospital ako o sa hukay na ako? Nung pumunta ka ng Amerika, nagpasabi ka man lang na, "Hoy, busabos, ayaw ko kasi iwanin na kita. Pupunta na ako ng Amerika." Ako sila ulang naghahanap sa'yo, Christy. Ngayon, harapin mo ko. Sabihin mo sa akin kung saan ako nagkamali. Ewan ko, Ama. Kung dapat ka nga lalo magpakasama dyan sa pinagsasasabi mo. Hindi dahilan yun eh. Lahat ang nangyayari sa buhay mo, pagsubukin na... Ito sa mundo nito, tandaan mo isa lang dyan ng Diyos. Pera. Tulad ko, may pera ako ngayon. Tingnan ko kung sino makatapas sa mukha ko. Halaga sa'yo? Ewan ko, Ama. Ayoko magsalita ng tapos. Sa nangyari ngayon, lalo akong naguluhan eh. Mas makakabuti siguro kung bibigyan mo muna ako ng pagkakataon para mag-isip. Pwede bang may hatid man lang kita? Huwag ka na mag-abala. Kaya ko umuwi mag-isa. Don Mariano, halos ubos na ang mga tauhan ni Amang at pati na yung mga taong malalapit sa kanya. Nakikinikinit ako ng pagkamatay ni Amang. Ikaw lang ang nakakakita. Wala pa akong nakikita, Greg. Tatlong araw na lang naiwan sa isang linggong ibinigay sa akin ni Lim Seng. Nainip na ako, Greg. Masama akong mainip, alam mo yan.
Meron akong naisip na paraan para lumabas si Emang sa impyerno pinagtataguan niya. Ano yun? Meron siyang kapatid sa rehabilitation sa Bikutan. Kukunin namin. Alam ko na ang nasa kokote mo. Huwag ka sanang papaltos, Craig. Ngayon para ko nang nakikita ang kamatayan ni Emang. Para siyang galising dagang walang masulingan. Sigurado ka ba na sa The Basement Disco sila? Oo, boss. Pag pumalpa ka, ikaw ang ililipin ko. Sigurado ako, boss. Boss, nakahanda na mga sasakyan. Sige na. Milyones nang ninakaw mo sa akin, Amang. Kaya nararapat lang na mawala sa mundo ang lahat ng tao maaaring makinabang sa halagang yan. Mariano, marami nang isenteng tao na dadamay. Tama na! Huwag mo nang dagdagan pa. Amang! Pagbasdan mong mabuti itong kapatid mo. Nanalo noon sama-sama ang bisyo. Maaring ito nang kahuli-huli ang sandaling makikita mo siyang buhay. Riano, huwag mo itamay ang kapatid ko. Wala siyang atras sa'yo, di ba? Akong kalaban mo. Huwag kang pipigit, Amang. Baka hindi mo akita ang pagsabog ng kanyang utak. Bakit? Wala ka na ba? Babaan lang kaya mong patayin. Kakalabitin ko na.
Love you, no.